Alam nyo ba? Dito sa Alam nyo ba, ituturo rin mga hindi nyo alam. Kaya kung wala nyo na makinig lang kayo ng bonggang-bongga, ituturo po namin. Okay, ito na. Oh. Alam nyo ba? Ano bang topic natin, idol, ngayon? Okay, ito ay na hindi nalalayo doon sa eksena kanina. Oo, actually, ano to? Nauuso dahil marami po nitong nagdaang summer, kung tawagin natin, yes, ay nagkaroon ng iba't ibang sports activities. Sports fest, paliga, at hindi maiiwasan dahil ang sports ay physical na activity yan. Mm-hmm. So nagkakaroon po ng mga injuries. Hindi lamang po may mga edad na, ngunit pati ang mga kabataan, kung talagang aksidente na nangyayari, nagkakaroon ng injury. Yes. Ngayon, the question will be, ano ang pwede nating maitulong doon sa mga nagkaroon ng injury? Ayan. Kasi usually, pare, lalo na may napunit, napilayan, dinadala talaga yan sa ospital. Ospital. Sa part naman natin, ito po ang aking maibibigay na advice sa inyo. Okay, meron po tayong 6 best food to eat while recovering from sports injury. Wow, meron palang mga papagkain na magandang kainin yan para mabilis makatulong yung nutrition nito na mabilis makarecover yung mga injury na tinamu nyo galing sa sports activities. Oo, kasi alam naman natin ang mga muscles natin, ang buong katawan natin, punong-puno ng muscles yan. Yes. And then meron tayong tinatawag dyan na ligaments, ligaments, tendons, pagdugtong-tugtong doon sa ating tissues, buto. Correct. So, yung mga portion na yon, kagaya ng tendons and ligament, prone yan kung sakaling lalo na sa mga sports. Lalo na sa extreme. Physical. Oo. Tapos kung nagkakaedad ka na, contact, may lack of deficiency ka ng nutrients. Yan. Nako, ito ang kailangan nyo. Totoo yon. Kaya po nagkakaroon ng injury unang-una, hindi, walang proper stretching kasi meron yan. Pangalawa, binigla mo yung sarili mo. Mm-mm. Pangatlo, yung sinasabi niya, nutritional deficiency ng katawan mo. Mm-hmm. Dahil hindi na talaga proper or balance yung diet nyo. Akala nyo malakas kayo, lalaro ngayon kayo. Yung pala, meron ka ng nutritional deficiencies, magkakaroon ka ng injuries. Hindi lang yun, maski sa bahay, yung nag-ano ka lang ng house chores. Yes! Tapos magbubuhat ka, nagkamali ka dahil oo, nutrients deficiency. Sabi nila, naku, napilay. Ah, naku. Naku, naipitan ng ugat. Mm-hmm. Naku, may lamig. Mm-hmm. Ay, may mga ganon-ganon. Sige, so ito po ang ma-share namin sa inyo. Anim na pinakamagandang pagkain na kainin habang nagre-recover sa injury. Number one. Okay, number one. Food that contain plenty of protein. Mataas na protein ang pagkain. Yeah. Bakit? Because protein is the nutrient that reinforces your body muscle tissue. When you suffer a sports injury and can't maneuver a certain body part, it inevitably loses mass. Pag daw ang isang katawan mo ay na-injured, halimbawa, tuhod. Na-injure yung tuhod. Siyempre, hindi mo masyadong naikikilos yan. Mm. May muscle dito, may mass. Mm-hmm. Okay, yung muscle. Pagka hindi yan masyadong kinikilos, ang tendency, lumiliit yung hita na yun. Actually, nangyayari yan sa mga dati, sa mga may polio, no? Hindi lang mass ang lumiliit, kundi pati yung buto, eh. Pero itong kinukwento natin, kung sports injuries, at ito, napali ito, meron itong muscle dito, hindi mo masyadong naikikilos to, lumiliit yung mass. Para wag lumiit yan, kailangan may kinakain kang protina every day. Yan. Eating the right amount of protein can reduce the risk of losing significant amount of muscle mass. Therefore, you should focus on eating the right amount of pakpakpaaak! Ano yan? Ulit. Pakpakpaaak! Kalapate. Ha? Kalapate. Hindi. Hindi. Ano? Malaki siya, malaki. Malaki. Mm-hmm. Dove. Hindi. Ano ba? Elepante. Ayun! Chicken! Chicken. Yan. Oo. With occasional helping of beef. Yan. Fish can also be a major source of protein. So pwede ha, chicken. Yan. Pwede rin ng fish. Also, non-meat likes beans. Beans. Tofu. Tofu. Maganda protein ng tofu. Healthy ano pa. Ano yung tofu? Puto. Oh. Hello. Masarap yun. Tofu, puto. Puso kasi yung binabaliktad. Hindi. Tokwa.
And nuts can be a steady part of your diet as well. Okay. Protein intake is especially important when you begin retraining your body. At kung kayo ay nagte-training, ito pakiusap lang sa mga sports minded person. Pag kayo ay nagte-training, kailangan may protein kayo at least thrice a week. Na kailangan may tamang protein. Pag hindi ho, hihina lalo muscle nyo. Akala nyo lalaki. Hihina lalo. Okay, number two. Number two, fruits and vegetables with vitamin C. Malinaw naman na ang vitamin C ay isa sa major vitamin na hindi kayang i-reproduce ng sarili nating katawan. Yan. The only vitamin that can never be reproduced by our own body aside from vitamin D. So, vitamin C, saan natin makukuha ang fruits? Bakit? Kapag maganda ang intake mo ng vitamin C, it will boost your immune system. And your immune system will help you to recover fast. Yow! Yes. Yan, dahil one of the main goals during sports injury recovery is reducing inflammation. At alam natin na ang vitamin C ay anti-inflammatory. Okay. Which can decrease inflammation. The collagen that vitamin C produces also improves the body ability to maintain bone, muscle, and tendons. You know. The obvious place to start is with citrus fruits. Ano-ano yung mga citrus na yan? Kahel. Orange. Yan. And grapefruits. Grapefruit. Yan. Bell pepper. Ha? Bell pepper. Pepe na may bell. Ganyan tumawa ni mami, no? Parang si Erin na si Woody. Spinach. Ay, paborito to ni Papay. Oh, spinach. Broccoli. Broccoli. Tomato. Tomatoes. Wala ba yung traffic light? And kiwi. Dire-diretso lang. Ano, wala akong pakialam sa inyo. Kasama yan, nagpa-practice siya. Kiwi. Also have plenty of vitamin C. Ayan, basta pagkain, lalo na mga prutas na mataas ang vitamin C. Kailangan meron ka. Daily, kahit isang orange lang, oh. Okay. Number three. Omega-3 fatty acids. Uy, nako, alam na. Kabisado natin. Bakit daw? Okay, because like sprained ankle can cause a lot of inflammation in the affected area. Tandaan nyo, ha? Ang omega-3 kasi ay napakataas ng anti-inflammatory property. So if you will take food na mataas ang omega-3, nako, talaga mawawala agad yung inflammation. Lahat naman po kasi ng pain ay nanggagaling sa inflammation, ang Tagalog pamamaga. So kung tatanggalin mo yung maga, mawawala yung pain. Kasi minsan, umiinom lang kayo ng pain reliever. Uh-huh. So matatanggal yung pain. Kung namamaga pa rin, magkukos ulit ng pain. Mm-hmm. So, pabalik-balik lang. So, ito pong omega-3 ay napakataas ng fatty acids. Yeah. Ng fatty acids para sa anti-inflammatory. Okay. Sige, next, number four. Next, number four. Zinc-rich food. Yon, anong ibig sabihin nun? Like protein. Katulad ng protein, ha? Zinc is also instrumental in helping... Also, instrumental in helping you heal wounded tissue. Ayun, bakit? And according to nutritional expert and physical therapist, failing to ingest enough zinc can prolong the healing process. So, ang zinc daw ay isa. Actually, ang zinc ay isang uri ng nutrition o mineral na kailangan para po mapabilis ang healing process, lalong-lalo na sa mga may wound. Wound. Ang Tagalog ng wound ay wound. Kahoy. Wound. Hindi. Wound yun eh. Wound. Wound. Victor? Wound. Senior? Pwede yun. Sugat. Sugat. Ayan na ito mag-isip. Iisip ko bakit ba? Common example of zinc-rich food include meat. Fish. Meat? Meat. Anong Tagalog ng meat? Yung nakilala kita. Hindi. Ano? Laman. Laman? Yan. Mahilig siya doon. Yan. Sinibong. Mahilig sa laman yan. Okay. Okay. Fish. Fish. Yan. Shellfish. Yun. Ang magandang kuna natin ng zinc.
yung shell foods or shellfish katulad ng halaan, halaan, tulya, tahong, yan. Talaba. Magsasabaw kayo niyan, hindi. Hindi eh, no? Magsasabaw kayo niyan, higupin niyo yung sabaw, makakakuha tayo ng zinc. Yan ay, ulitin ko, meron siyang wound healing property because of the zinc. Okay ba yan? Okay. Wala talaga tayong kausap. Sana wala na tayo pinaka-attend eh. Mas okay yung walang nagsasalta kasi walang tao. Pero may tao naman, okay ba? Para lang tayong tanga. Kasama rin ang whole grains. Yan. Nuts are also a great choice. Aha. However, however, be sure to stay away from zinc supplements. Ay, oo. Yung mga iniinom. Kagad. Oo. While they are one of the best way to take a large amount of zinc, this can also lead to copper deficiency. Pagka mataas masyado yung zinc na kaya na iniinom mo dahil naka-supplement ka ng zinc lang, magkakaroon naman tayo ng copper deficiency sa katawan. Kasi susunugin ng zinc yung copper. Nag-ano sila nagtatali mga bakal-bakal no. Zinc, bakal 'yan eh. Yes. Copper, bakal. Hindi mineral 'yan. Mineral ba 'yan? If you're curious about how to maintain this balance, yan. Contact an orthopedist. Yan. Oh, number 5. Vitamin D and calcium. Uy. Kailangan natin. Alam niyo na yung vitamin D. Bakit? May doctor, ano kayo? Doctor? Sa... may sumagot. Air. Doctor, air? Bago yun. Air. Woo. Dr. Sunshine. Okay. Calcium play. Ayoko nang mag-follow up. Tuloy natin ito. Tuloy natin. Gumagaling na sila. Dati hindi sila nakakaisip noon. Tinuro. Ngayon, kita mo. Tinuro ko yun eh. Ano ka ba? Hindi lalabas si Dr. Sunshine kung walang Dr. Air. Yan. Kailangan hawiin muna ni Air. Ano ka, abogado? Ayusin mo na yan. Calcium, hindi, nag-iisip lang ako. Calcium plays a very important role in helping to heal broken bones. Bones, alam naman natin na magpapatibay ng ating buto ay isa sa pinaka number one is calcium, second one is the vitamin D. Tandaan natin, if we are injured, maaaring nalihis o nagkaroon ng konting-konting crack ang ating mga buto. The very good news is, ang buto can heal itself. Kailangan mo lang siyang bigyan ng tama niyang pagkain para mapabilis ang kanyang pagpapagaling sa sarili. Imaginin mo yung mga butong nababali. Yes. Bali, ha? Nilalagyan lang yun ng ano? Brace. Brace para pag-aayusin lang ulit. At sila na kusa ang magre-repair. Nagkaan na sila, ang galing. Nagbo-bolt in. Oo. Oh, oh. Galing. Kasi ako na dati. Ikaw ba yung buto mo na ipasok mo na? Nabali ako dati. Oh, nabali yan. Ito, nabalian ka na. Nabali yan. Ako ito. Ilong, dito. Hindi. Ilong ang nabali sa'yo. Oo. Oh, mukha. Ano? Yan, dyan kayo, ano, matonto pag ako titulahin, no? Para kayo nandiyan. Alive sila, no? Alive pag ako. Alive, alive. Alive forever. Natanong mo na seryoso, ay sumagot. Nung sinabing mukha ko, bali. Tingnan ko kung may consultation ngayon. However. Pahinga muna ako. However, tol, however. However, it's also crucial for helping the brain to signal nerves and contract muscle properly. Pakinggan nyo ha, ang calcium daw ay nagsisend ng signal kay brain para mabilis magpagaling yung ating katawan. So kailangan natin ng vitamin D at calcium. And last but not the least, number 6. Food rich in fiber. Uh-huh. Yan. In order to recover from injuries like tears and... Tears? Tears. Ang tears, luha. Ah. Ang tears, punits. Ah. Sa part ako ng ano nakatire. Sa Mindanao. Yeah, like, tears and strains. Orthopedists generally recommend keeping the injured body part immobile. This prevent additional inflammation. Para ano, kumbaga, wag mo siyang gagalawin masyado. Yes. Kumbaga, keep mo lang. Kaya nga nilalagyan natin ng immobilizer eh. Yan. However. Oy, however. However. Throughout the recovery process, it can lead to weight gain if you're not
careful. Yun, kasi dahil hindi ka masyadong nagkakaroon ng physical activity, ang tendency, you eat without the physical activity na nasanay ang katawan mo, titimbang ka ngayon, bibigat ka ngayon. Delikado rin yun. Bakit? Fiber-heavy food will help you to feel full much faster and prevent you from overindulging. So para, bakit namin pinakakain ng fiber? Para mabilis din magtunaw at maramdaman mo na busog ka, ang tendency, hindi ka na mag-overeat. Kasi pag ang injured person, wala namang magawa yan. Kain lang ng kain yan. So baka tumimbang, sayang. Kaya, if you eat more fiber, mas mabubusog ka na agad at mas mabilis magdadigest, hindi ka mag-o-overweight. So, be sure to include broccoli, pwede yun. Spinach, rather eating potato chips as snacks, opt for fruit instead. Yan, pwede ho, mga prutas. At syempre, yung mga probiotics. Yan, okay. So, yan po yung anim na best food para mabilis kang makarecover sa kahit na anong injury na tinamu mo dahil sa sports. At natutunan nyo yan dito lang sa Alam Nyo Ba? Okay.